Hi guys, gawa tayo ng pizza na hotdog kasi yan lang naman yung ingredients na meron kami dito sa bahay. Late ko na nga pala to na-upload kasi matagal na tong video na to sa cellphone ko. Hindi ko lang tsaka matagal-tagal din akong hindi nakapaggawa ng video kasi nagbakasyon kami ng anak ko. Kaso kasama yung asawa ko kasi nagka-problema sa pamilya niya. Kaya kami dalawa lang ni Summer yung umuwi ng Bicol. Pero ayun na nga guys. Ayan, ano namin yan? Dinner lang namin yan nung araw na yon. Dalawang panyong ginawa ko ng pizza. Tapos, ayun nga, nilagay ko lang is yung tomato sauce, tsaka yung tidbits, then yung hotdog. Nalimutan ko pa nga yung isama yung sa video yung Eden na keso. Hindi ko na isama sa video nung una. Maano lang tayo guys, may kakwento lang ako. Kasi dati, bago kami kasal ni Sam, nagtatrabaho ako sa ganyang style na parang hindi siya company, pero ang style niya, parang processed food siya. Nagagawa din ako ng pizza noon. Parang ako yung nag-aano ng mga kahon-kahon, yung mga karton, tapos ako yung naglalagay ng mga toppings sa ibabaw ng pizza. Pero hindi ako yung nagagawa ng dough. Ayan na guys, nilagay ko yung mga hotdog. Ubusin natin yung hotdog. Pero ang nakakatawa nga dyan, kasi hindi ko naman nagamit yung dalawang hotdog. Isang hotdog lang yung nagamit ko. Kasi ang ninipis ng pagkakahiwa ko dyan. Then, ayun na nga. Ubusin lang natin. Punain lang natin yung dough na kakasya dun sa hotdog. Tapos maglalagay naman tayo ng cheese. Ano lang yan. Ang gagawin ko nga dyan eh. Parang ilalagay ko lang siya sa kawali. Then, parang pepreheat ko lang ng maliit na konting apoy lang siya para maluto. Para maluto din yung hotdog tsaka yung cheese sa ibabaw. Sayang nga eh, kasi ang nagawa ko, dalawa yan. Yung isa naluto ko sa kawali, yung isa nalagay ko sa oven toaster. Pero mas bet ko yung sa oven toaster. Ayan naman is tinry ko lang kung kung gagana sa ganyang style. Pero gumana naman siya. Ayan yung pangalawang gawa ko. Mas dinamihan ko yung cheese nung pangalawa. Ayun lang guys. Sayang nga hindi ako nakapag-video dun sa Bicol. Ang sobrang ganda pa naman dun. Kasi lagi lobot yung cellphone ko. Walang ka-signal dun lagi. Sa susunod na magbabakusyan ako, i-video ko na talaga guys para makita nyo. Ayan lang yung mga clip na na-save sa sa cellphone ko. Sayang nga hindi ko na tuloy-tuloy mag-video. Kasi sobrang hina talaga ng signal dun. Walang ka-signal. Tsaka walang pang kuryente yung mga magulang ko dun. So ang hirap mag-charge talaga. Kaya hindi talaga ako makabwela ng pagbablog doon. Sayang talaga. Pero sa susunod na napunta namin, ko na siya. Ibibidyo ko na talaga guys para makita nyo. Sobrang ganda. Ano pa lang yan, parang biyahe pa lang namin yan sa bus. Kasi pumunta pa kami dun sa yung unang nakita nyong clip na nasa barko kami. Yun lang guys. Thank you sa panonood.